Oras na para isulong ang pag-ibig sa bayan. Oras na, Pilipinas! Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Oras na, Pilipinas! Para makita kang malaya at tumibig na Gabay! Happy, happy Lunes! Happy, happy Holiday! Ngayon po ay Independence Day natin dito sa Pilipinas. Kaya isang mapagpalayang Lunes ng umaga, June 12, 2023, ang bati sa iyo ng Team Positive dito sa Oras na Pilipinas. Hatid po sa inyo ng FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP, yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Makakaagapay mo hanggang mamayang pasado alas 8 ng umaga habang ikaw ay siguro extended ang pag-aalbusal at talaga namang ninanamnam ang sinangag, tuyo, itlog na meron pang sausawang suka. Oh, yeah. O di kaya naman, mayroon ding okra, di ba, on the side. Sige po, namnamin ninyong mabuti ang inyong almusal kasi nga, long weekend, walang dahilan para magmadali. Kaya, chill-chill lang. Pero syempre, di naman lahat, holiday ngayon, okay? So, meron ding mga industriya na may pasok pa rin today. Kaya, ano man po ang inyong mga kaabalahanan or pagpapahinga lang ngayong araw na ito, abay gawin nyo lang pong background ang inyong 702 DZAS, kayo man ay nasa tahanan, nasa sasakyan, o di kaya naman yun nga, nasa inyong workplace ngayon. Ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Sampu ng ating mga ka-Team Positive, kami po'y nagagalak na mag-welcome sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay natin ngayon dito sa Facebook Live. Hello po! Good morning po! Magandang-magandang morning din sa iyo, kaagapay, dito sa YouTube channel. Hi po! Good morning! Happy Monday din sa iyo, aming suki sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV. Hello po! Good morning po! At syempre, nagagalak din kami na makasama ka sa pamamagitan ng FEBC PH Stream. Hi po! Happy listening! Salamat din po sa inyong patuloy na pag-agapay dyan sa ating PM at regular na mga radio. Hello po! Good morning po! Samantala, kasakasama rin tayo ng mga biyahero. Good morning! Ingat po baka masyado naman pong matulin porque hindi ganun karami pa ang mga sasakyan ngayon. So ingat-ingat po sa inyong pagdadrive. And of course, ang bawat isa talaga namang welcome po dito sa Oras na Pilipinas. Ikaw man ay nasa abroad ngayon, dyan ka na nakatira o di kaya naman dyan ka na nagtatrabaho pero hindi nakakalimot sa DZAS. Maraming salamat po. O narito na ang pagpapakilala naman natin sa maaasahang mga ka-Team Positive co-pilot natin ngayong araw na ito ng Monday, si Benjo. Si Brian, tropa mong maaasahan. Na hindi nagkakape pero laging nag-aalmusal. Thank you, Bri. And syempre, pagsaludo rin sa ating executive producer na si classmate Hannah Placer. Hindi ka lang! Achieve mo yan! Salamat, thank you very much. Samantala, puntahan naman natin ang bising DC dito sa ating RTV room, si Wenmark Balatukan. Maging bahagi ng solusyon, ganun yun!
Thank you, Wen. And syempre, salamat din sa ating engineering at Bukawet Tech people. No problem. Kami po ang inyong mga ka-Team Positive. Sabi ko nga madalas, we are happy to serve at sana kaagapay makatuwang ka rin namin para ipalaganap ang ating broadcast dito sa DZAS. Lalong-lalo na yung ating mga streaming dito po sa Facebook Live. Pakishare nyo lang po itong ating live ngayon, okay? At pakifollow nyo rin kami sa official YouTube channel ng FEBC 702 DZAS. So, narito na po ang inaabangan ng lahat na paalala. Galing po ito sa ang Bible version. Ito po yung Pinoy version ng atin pong Biblia. Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan. So, dahil holiday ngayon, hindi muna tayo kukuha ng talata mula sa Kawikaan. Bagkus, dito muna tayo sa Galatians 5:13. Galatians 5:13. Galing nga po ito sa ang Bible version. Mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging malaya, pero huwag niyo namang gawing dahilan ang kalayaan niyo para masunod lang ang mga gusto ng katawan niyo. Instead, gamitin niyo ang kalayaan niyo para maglingkod sa iba kasi mahal niyo sila. Muli mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging malaya, pero huwag niyo namang gawing dahilan ang kalayaan niyo para masunod lang ang mga gusto ng katawan niyo. Instead, gamitin niyo ang kalayaan niyo para maglingkod sa iba kasi mahal niyo sila. Diba? Iba talaga yung tunog ng Pinoy version ng ating Biblia. So yan po ang sinasabi ng Galatians 5:13. Ang kausap po dito ni Pablo ay ang mga taga-Galatians. Ang context ng ating talata ay nakatuon po sa pakikitungo sa isa't isa ng mga taga-Galatia. Ang iba po kasi ginagamit ang kalayaang natamo kay Kristo para yurakan ang ibang tao. At natutukso pong gamitin ang kalayaan kay Jesus bilang base ng mga operasyon para maging makasarili. Pero ini-encourage po ni Pablo na magmahal at magmalasakit sa kapwa dahil sa pamamagitan ng pag-ibig na kapaglilingkod tayo sa isa't isa, dinadaig natin kung ano ang tawag ng laman. Kasi hindi ba kaagapay kung talagang lagi yung ikakatwira natin na ito yung gusto ko, dapat magkaroon ako ng kalayaan na gawin kung ano yung choice ko. Eh, kung gusto't gusto lang po ng mga tao, kung gusto't gusto lang po ng mga tao ang mananaig, diba? Abay, na-imagine niyo po ba kung magiging gaano kagulo ang daigdig? Kasi meron tayong kanya-kanyang mga preference, diba? Gusto mo white, gusto ko black, gusto niya malamig, gusto niya mainit. At kung ano-ano pang mga kagustuhan natin, eh kung wala po tayong standard na susundin, kagaya po ng mga alituntunin, diba? Mga kautusan sa Biblia, eh talagang very chaotic po. Diba? Magiging very chaotic ang mundong ito. Kasi paiirali lang natin yung gusto natin at ang talagang lagi nating ipanlalaban dyan, may freedom tayo dapat. So dapat kaagapan yung freedom natin, meron din yung kaakibat na responsibilidad na dapat yung kalayaan natin ay hindi naman yan dapat na nakakasagasa sa kalayaan ng ibang tao. So kaagapay ano, ang paiirali natin dito, ano ba yung gusto ni Jesus at hindi yung gusto natin? Ano ba yung tinuturo ni Jesus at hindi yung katuruan ng mundo? Kasi nang sa ganon, magkakaroon lang tayo ng paglakad na naaayon, diba, sa kanyang katuruan, sa kanyang katuwiran at sa kanya pong kabanalan. At sa ganyang kaparaanan, makikita po natin, diba, yung kaayusan, diba, kapayapaan sa atin pong kapaligiran. So kaagapay, napaka napapanahon pong paalala ng ating talata galing po sa Kawikaan.
or galing po ito sa Galatians chapter 5 verse 13. So muli, galing po ito sa Galatians 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos para maging malaya. Pero huwag niyo namang gawing dahilan ang kalayaan niyo para masunod lang ang gusto ng katawan niyo. Instead, gamitin niyo ang kalayaan niyo para maglingkod sa iba kasi mahal niyo sila. Yan po ang ating inaabangang paalala mula po sa mayamang aklat ng kawikaan. Pero this time, kumuha nga po tayo ng talata mula po sa aklat ng Galatia sa Bagong Tipan. So, nais lang po namin kumustahin kayo mga kaagapay dyan po sa inyong mga lugar na kinaroroonan ngayon. Kumusta po ba ang lagay ng panahon? Mainit po ba? Yan, napaka-araw po ba? O di kaya naman nakakaranas kayo ng maulap na kalangitan? Abay, ano pa man po ang lagay ng ating panahon, importante po na maging alerto po tayo, ano, mga kaagapay. At nang sa ganon, maiwasan po nating patuloy ang pagkakasakit, di ba? At maalagaan po natin ang ating mga sarili. So kaagapay, ilang mga reminders lang po ang nais nating i-echo mula po ito sa Department of Health. So, lagi po nating iinumin ang atin pong tubig na malinis, okay? So, 8 to 10 glasses a day, yan po ang recommendation na maganda po para manatili po tayong hydrated kahit na po napaka-init ng panahon ngayon, okay? Alam ko po may mga pag-ulan-ulan pero aminin natin, pagtanghaling tapat, basta nandyan po ang matinding sikat ng araw, abay hindi po makayanan ng simpleng electric fan ang init ng panahon. So para hindi po tayo matuyuan, tayo po ay uminom ng malinis na tubig. At syempre, dahil pinaghahandaan po natin yung nagbabadyang El Nino, ano, sabi nga po sa huling quarter ng taon hanggang sa unang quarter ng 2024, baka magkaroon po tayo ng tagtuyot. So ngayon pa lang kaagapay, magtipid na po tayo sa konsumo natin sa tubig. Okay, gamitin lang po ng wasto yung mga tubig po natin. And of course, ngayon pa lang ay ipakumpuni na po natin, ano, kung may mga leak sa mga tubo, sa mga daanan po ng tubig sa ating mga lugar. Additional reminder po from DOH, abay, gumamit daw po tayo ng sunscreen or sunblock, lalong-lalo na po kung hindi maiiwasan na tayo po ay magbilad sa ilalim ng init ng araw. And regularly din po, ano, i-check natin ang ating OOTD. Ibagay po natin yan sa panahon. Of course, syempre kung malamig-lamig naman at umuulan, hindi masamang mag-jacket, di ba? Magsuot ng makapal na damit. Pero kapag mainit naman ang ating weather, abay, magsuot na lang po tayo ng komportable sa katawan. Cotton, okay? At nang maiwasan po natin yung heat stroke, heat exhaustion, kasi papalalain pa natin, di ba? Yung heat index, di ba? Yung init ng panahon. And of course, as much as possible, kung wala naman po talagang importanteng lakad outside, kung umuulan man or matindi ang sikat ng araw, abay, manatili na lang po tayo sa ating mga bahay. So maging team bahay na lang at makinig na lang din sa Oras na Pilipinas o kaya sa iba pang mga paboritong programa dito po sa DZAS. So ilang reminders lang po yan, pero ngayong makasaysayang araw na ito ng June 12, abay, bibigyan po tayo ng kaalaman ni classmate Hannah Placer. Narito na po ang ating pagbabaliktanaw sa ating kasaysayan. Oras na para labanan ang kasinungalingan. Oras na, Pilipinas! Ngayon sa kasaysayan. Ngayon sa kasaysayan. Happy Monday morning sa'yo, classmate! Ngayon ay Memory Monday po tayo dito sa ngayon sa kasaysayan. Siyempre, dito sa Pilipinas, June 12, 1898, mula sa bintana ng kanyang tahanan sa Cavite, ay iproklama ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan para sa mamamayan ng Pilipinas mula nga ito sa pananakop ng mga Espanyol.
Ito nga'y dinaluhan at sinaksihan ng mga revolusyonaryo at makabayang Pilipino at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang pagpapahayag ng kalayaan na kanyang binalangkas. Ang pambansang awit ng Pilipinas na isinulat ni Jose Palma at inareglo ni Maestro Julian Felipe ay tinugtog sa unang pagkakataon kasabay ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas na siyang tinahi naman ni Marcela Agoncillo sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad na pamangkin naman ni Dr. Jose Rizal. Ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay itinuturing na National Day ng ating bansa. Sa kasaysayan naman sa ibang bansa, alam mo ba na June 12, 1964? Ito ang araw kung kailan sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Nelson Mandela. Natanggap nga ni Mandela sa araw na ito ang life sentence para sa umano'y pagsabotahin ito laban nga sa gobyerno ng South Africa. Kasama ng leader ng African National Congress, ang iba pang ANC leaders na nakatanggap nga ng ganitong sentensya dahil nga sa plan ng government attacks. Sila ay kinulong sa Robben Island. Inamin ni Nelson Mandela ang plan ng pagsabotahe at ang kanilang motibasyon ay hindi violence kundi paglaban sa pantay na karapatan kung saan matagal na rin siyang nakikibaka para sa kapakanan nga ng mga African people. Sa naging trial ng kasong ito ay sinabi niya ang mga katagang ito. I have dedicated my life to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. At sa ating musika sa isayan, classmate, alam mo bang June 12, 1977? Ito naman ang araw kung kailan sumikat ang kantang Anak ni Freddie Aguilar. Ito ay kasama nga sa Metro Pop Song Festival noong taong iyon. Naging international hit ito kung saan ginawa nito ng bersyon sa 29 na lengguahe mula naman sa 56 na bansa. Alam mo ba, classmate, na itinuturing itong best-selling song of all time dito sa Pilipinas? At iyan po mga nakalista sa ating short history lesson. Ito pa rin po si classmate Hannah Placer, lagi nagpapaalala sa iyo na anuman ang mga naganap sa ating kasaysayan, ang mga aral nito ay magagamit natin para mapaunlad ang ating kinabukasan. Have a peaceful and positive morning sa iyo, classmate. Ingat ka! Maraming salamat, classmate Hannah, at patuloy ka pa rin nakatutok dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV. Ang araw na ito ay pagkakataon ulit para makibahagi po tayo sa napakagandang gawain ng Panginoon dito po sa FEBC Philippines. At muli kaagapay, akin pong babanggitin na mayroon po tayong pangangailangan para po magkaroon ng panibagong transmitter ang inyong paboritong 702 DZAS. Luma na po kasi yung ating transmitter dyan sa Bukawe, Bulacan, at yung kanya pong lifespan ay 20 years lang dapat. Pero ngayon po, 25 years na po natin siyang pinapakinabangan. At sa totoo lang po, ilang mga parts ng transmitter po natin ang pinalitan na lang ano, ng atin pong mga mahuhusay na tech people dyan sa transmitter site. At nang sa ganon ay patuloy na gumana at hindi na po mabawasan yung lakas ng atin pong pagtatransmit ng broadcast. Pero kaagapay, gusto po ulit natin na ma-reach yung mga areas ano, na hindi po natin naaabot nito pong mga nakalipas na panahon dahil nga po nabawasan yung capacity ng atin pong transmitter. So kaagapay, kumakatok po ang inyong mga ka-team positive, 10 ng ating mga kasamahan dito sa FEBC Philippines para po sa inyong pagkakaloob, ano, maging kabahagi po tayo at maging ka-partner po para sa ating DZAS transmitter project. So ang atin pong mga bank accounts para po sa ating campaign na ito ay naka-flash sa inyong mga screen. Okay? At pwede rin pong magpadala ng inyong donation
gamit po ang QR code na nandito rin po sa inyong screen dahil pwede na po via GCash na magpadala ng inyong donation para po sa FEBC at para din po dito sa ating transmitter project. Ang request lang po natin ay paki-inform niyo po kami kung ang inyong donation ay para dito sa particular na proyekto na ito. So, i-text nyo lang po kami dito sa DZAS sa 0916-296-6620. 0916-296-6620. O kaya po, mag-PM kayo dito sa ating page na 702-DZAS FEBC Radio. So, kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi dito po sa ating proyekto na Transmitting Signal, Transforming Lives. Samantala, meron pa po tayong iba pang mga ministry updates na mapapanood niyo po dito sa official YouTube channel ng FEBC Philippines. Makakasama niyo po dyan si Kuya Lucho Castillo para sa The FEBC Report at napakarami pong mga kwentong FEBC na tsak na paghuhugutan natin ng pagpapala at encouragement kapag atin pong nasubaybayan. So, i-follow niyo po ang official YouTube channel natin na FEBC PH at mag-subscribe po kayo at i-click niyo rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-alert kapag may bago po tayong upload dyan sa FEBC PH sa YouTube. Tuloy-tuloy ang oras na Pilipinas. Mag-shoutout lang tayo sa ating mga kaibigan na talaga namang walang sawang sumusubaybay dito po sa oras na Pilipinas. Good morning and God bless you Ate Karen and Ate Mayan Damian dyan sa Tokyo, Japan. At magandang-magandang umaga rin sa ating mga kapatiran na lagi ding nakikinig sa atin. Kay Ate Mirna Pulumbarit dyan sa Malolos City, Bulacan. At maraming-maraming salamat din kay Dr. K dyan sa BHM Dental Clinic sa taas po, ay sa taas tuloy, sa tapat, ayan, sa tapat po ng Malolos City Hall kay Dr. K sa BHM Dental Clinic. Thank you po sa pag-aalaga nyo ng aking ngipin. Ayan, so importante yan, mahalaga, ba? Diba? So, Doc K, good morning! And shout out din, maraming salamat sa pagsubaybay din sa atin na mga kapatiran dito sa Cabiao United Methodist Church sa pamuno ni Pastor Glenn De La Cruz. Alright, ngayon po, dahil holiday ngayon, ginugunita po natin itong 125th taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Kaya meron po tayong oras na poll ngayon. Nais lang po naming malaman at ibahagi ninyo dito sa ating chatbox kung ano ang maitutulong mo para mapanatili ang kalayaang natamo ng bansa. Muli kaagapay, ano ang magiging ambag mo para mapanatili ang kalayaang natamo ng bansa? So, i-post po ang inyong mga komento dito po sa ating Facebook at YouTube streaming at magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala at sa atin pong pagbabalik, mayroon po tayong malayang talakayan ngayong Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Oras na, Pilipinas! Pilipinas! Magbabalik ang Oras na, Pilipinas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
agapay ng sambayanan. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya. Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. 702 BZAS, FEBC, Radyo TV. Radyo TV, agapay ng sambayanan. Oras na para isulong ang pag-ibig sa bayan. Oras na, Pilipinas! Pag-usapan natin. Nakatuto ka pa rin dito sa Oras na Pilipinas ngayong Independence Day. At syempre, kaagapay, syempre, di mo na huhulaan pa kung ano yung paksa dito sa ating malayang talakayan. Automatic na yan na tungkol sa ating Araw ng Kasarinlan, ang atin pong magiging sentro ngayong araw na ito ng June 12. So, ang tema po kasi ngayong taon para po sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan, ito'y kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. At napakadakila po ng araw na ito dahil dito po natin nabibigyan ng pagpapahalaga ang mga tao, gayon din po yung mga nagawa ng mga bayaning nagbigay buhay, kaisipan, nag-alay din po ng dugo, pawis at sakripisyo para matamo ang ating kasarinlan. Binibigyang diin din po natin sa araw na ito ang importansya ng ating kasaysayan at ang pagkakakilanlan po natin bilang mga Pilipino. Sa atin pong paggunita, tayo po ay magbabalik tanaw sa naganap noong June 12, 1898 at kung ano po yung halaga nito sa buhay natin ngayon. Kasama po natin ngayon via Zoom ang ating panauhin, lalong-lalo na kapag nasa ganito po tayong okasyon ng atin pong kasaysayan, si Sir Yuffie Agbayani III. Siya po ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Sir Yuffie, good morning! Good morning po, Ma'am Heidi, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, isang mapagpalayang araw ng Lunes sa ating lahat. At ang atin pong chat box ay bukas nga po, ano, mga kaagapay, para po sa inyong mga mensahe, dahil tinatanong natin sila, Sir Yuffie, kung ano yung magiging ambag nila para patuloy na maging malaya tayo dito sa Pilipinas. Paano natin mababantayan, paano natin maaalagaan, at paano natin patuloy na maisusulong ang kalayaang natamo ng Pilipinas
Pilipinas, 125 taon na ang nakalilipas. So i-comment niyo lang po ang inyong mga messages dito po sa ating YouTube channel, maging dito po sa ating ongoing na Facebook Live. So Sir Yuffy, syempre kailangan muna tayong magbalik tanaw. Ano po ba ang mga nangyari sa ating kasaysayan noong June 12, 1898? So, noong June 12, 1898, 125 years ago today, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas sa bahay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Isa itong simple ngunit makahulugang gawain, binasa yung isang proklamasyon na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista, kung saan isinalaysay dito kung paano sa forma ng pakikipagkaibigan sa isang sandugo na bahagi o naipasok ang Pilipinas sa imperyo ng Espanya, kung paanong naging pataksil no, na sinakop tayo at pinahirapan at lumaban yung ating mga ninuno mula sa panahon ni Lapu-Lapu hanggang sa mga katulad ni Diego Silang, no, hanggang sa panahon ng kumpursa na nananawagan lang naman sila ng maayos sa pagpapatakbo ng simbahan katoliko pero dinawit sila at sinama sa mga pinatay. So yung mga hugot na iyon ng kasaysayan ang siyang humikayat sa maraming Pilipino na magrevolusyon. Pinakamitsa na nga nito noong August 1896 at tuloy-tuloy na iyon nagkaroon na ng brief interruption dahil sa truce of Biak na bato at dahil hindi nasunod yung mga napagkasunduan doon ng mga pagbabagong panlipunan, niresume ang himagsikan noong May 1898 at ang bilis lang, nakabalik si Aguinaldo ng May 19. Ang unang tagumpay ng mga Pilipino sa Alapan ay May 28. June 5, nag-schedule na ng Independence Day for June 12. So ganoon kabilis yung mga pangyayari sapagkat sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa mga bandang malapit sa Cavite, ready sila na humiwalay na sa Espanya at maging nagsasariling bansa. So after basahin itong proklamasyon ito, ay pinakita yung pambansang Watawat na nailadlad na noong May 28 sa Cavite City after yung tagumpay sa Alapan at inugtog yung pambansang awit. Noong panahon yun, wala pa siyang lyrics, pero kahit wala siyang lyrics, dramdam ng mga nakikinig sa banda ng San Francisco de Malapot Grande, ngayon ay bandang matanda, feel ng mga tao yung music at that time. Mm-hmm. Tapos later on pa, nalapatan ng lyrics, yung lupa. Yes. Next year, 1899, ang naglapat nito ay si Jose Palma, isang writer para sa pahayagang na independensya. And originally Spanish yung tula, inilapat sa pambansang awit. And later lang na-translate into English and then into Filipino para dun sa forma na inaawit natin ngayon. Mm-hmm. Okay. Pero Sir Yuffy, ano, ibig sabihin, dun sa pag-a-account mo kasi napakahusay mo, na-summarize mo talaga. Pero kung tutuusin, parang ilang taon din ano, na parang nagtiis bago sumapit talaga yung June 12 na araw ng kasarinlan. Ay, oo. Ang sabi nga ako kung sinong historiador ito yun na hindi ko lang maalala kung sa'yo nagsabi nito. Parang lagi daw merong pag-aalsa sa Pilipinas. No, sa 333 years na yun, every 5 years may nag-aalsa. So, from Northern Luzon to Mindanao, na technically masabing pag-aalsa kasi they were just defending yung existing sultanates and mga kingdoms doon mula sa panghihimasok ng mga Espanyol. Sa Bohol, noong panahon ni Francisco Dagoy, 83 years silang tuloy-tuloy yung paghihimagsik sa bandang gitna na ng Bohol, halos din yung mapapasok ng mga Espanyol. Ganun katagal. So, talagang excited yung mga Pilipino na sa wakas ay maibideklara yung kalayaan at ipaglaban na ito. No? And ang mood nila o akala nila, tutulungan sila ng ibang bansa. Pero it turns out, itong pinakamalaki inasahan nila, yun pa yung sumunod na sumakop at ito po yung Estados Unidos.
Okay. So, balikan ko lang, nabanggit mo na rin kanina yung petsa na ito, ano, yung May 28, 1898, yung unang araw daw na winagayway ang watawat ng Pilipinas sa Battle of Alapan, kung saan unang panalo ito ni General Emilio Aguinaldo pagbalik galing Hong Kong. Ang gusto lang namin malaman, Sir Yuffie, batay pa talaga sa kasaysayan natin, tama po ba yung account na ito? Bali, merong sinusubukan ng itama, no? Ang nangyari, si Aguinaldo nasa headquarters niya sa Cavite Puerto, which is Cavite City. Ano, nabalitaan niya na nagtatagumpay na sa Alapan. Yung mga nasa Alapan, mga ilang kilometro lang ang layo mula sa Cavite Puerto or Cavite City na ngayon. Ito mga nasa Alapan, dinala yung mga bihag nilang Espanyol na sundalo papunta Cavite Puerto. At sa laking galak ni Aguinaldo, doon yung binagayway yung pamansang watawa. So nangyari siya, Cavite City. Pero hindi natin tinatanggal yung significance ng Alapan. Kasi kung hindi nagtagumpay ang mga Pilipino sa Alapan, hindi mabubuhayan ng loob si Aguinaldo na iwagayway ang watawat. Hindi yun makikita ng mga tao. Tapos hindi rin yun kokopyahin para gamitin sa kanilang mga sarili-sariling labanan. No? And magandang maisingit no, or may mabanggit, itong Alapan is not actually planned as a battle. Nagpuposisyon lang sila ng armas kasi ang schedule is May 31. Yun ang pinasabi ni Aguinaldo sa mata, May 31, mag-aalsa na ulit tayo. So magposisyon na kayo ng mga armas, mag-gather na kayo ng mga tao. Nagkataon, habang pinoposisyon yung mga armas, itong Alapan kasi malapit na rin sa Kawit, doon dapat talaga dadalhin yung armas. Nakita sila mga Espanyol at yun yung naghihilan kung bakit sila nagbakbakan. Yung panalo ng mga Pilipino dito boosted the confidence of Aguinaldo and other Filipino leaders. Kaya susunod na yan, I think May 29 yung Bataan, marami pang may mga tagumpay sa Binakayan at Bacoor, May 31. Sa Bulacan, June 1, susunod-sunod na yon na puro panalo ng mga Pilipino. Kaya by June 5, confident si Aguinaldo, pwede na tayo magdeklara ng independensya. Kasi mahina na yung kaaway, hindi nila tayo. Okay. Pero Sir Yuffie, yung mga nangyari na yan, mostly ay nasa Luzon. Anong sitwasyon sa Visayas at Mindanao noong mga panahon na yan? So yung sa Aklan, mga bandang Aklan dito, tsaka Capiz, panahon pa lang ng first part of the revolution, may ginagawa na sila. So, mga Francisco del Castillo, Candido Iba, yan mga kauspe ni Andres Bonifacio. At galing silang Australia, pearl fisher sila, nanalo sa loto, pinaprint ng Kalayaan, yung newspaper ng Katipunan, kaya lumaki yung Katipunan. So, doon pa lang sa Aklan, meron na nangyayari. By April 3, 1898, tanda natin itong panahong to, umiiral pa yung Truce of Biak na Bato. Nasa Hong Kong pa si Aguinaldo. Nag-alsa na sila sa Cebu. And then, medyo madedelay ng konti ang Iloilo kasi mga November 1898 na sila. No, nakikita talaga nilang walang pag-asa. Ang nangyari niyan, may bumaliktad na voluntaryo na leader si Martin Delgado. Nasahan siya na ipe-prevent yung paglaganap ng revolusyon. Pero nakikita niyang, panalo ng mga kapwa ko Pilipino, bumaliktad siya by November. So, may aktibidad na rin na nangyayari sa Visayas noong panahong ito. At agitated na rin siya, gusto na rin nilang maging independent. Okay. Parang na-imagine ko lang kasi, Sir Yuffie, ano, na ang hirap pong i-monitor yung nangyayari sa iba't ibang mga lugar, ang laki-laki ng Pilipinas. Eh ngayon kasi, ang dali lang yan, ite-text, diba? Ime-messenger lang, Sir, Boss, ganito na, ganyan, ito na yung estado dito sa probinsya namin. Pero noong mga panahon na yun, Sir Yuffie, ano, paano sila nagkakabalitaan tungkol sa kung ano na talaga yung dinadanas at kung ano talaga yung puso at kagustuhan ng mga Pilipino noon? Gusto na ba talagang lumaya o okay lang na may mga sumasakop sa ating dayuhan kasi baka takot sila na kaya ba nating tumayo sa sarili nating paa kapag nagsialisan na tong mga mananakop na to?
Ang mga balitaan niyan, dalawa, either susulat, so talagang meron kang mga kartero na back and forth sa mga messenger, ganyan. And of course, yung classic nating Marites. Siyempre, kung meron kang mga saloobin tungkol sa ating bansa, at ikaw yung madada, minsan mapag-uusapan yan sa kusina, mapag-uusapan sa sala, mapag-uusapan ng mga manang habang lalabas sa ilog, no? Na unfortunately kasi dahil ito ay maritesan lang, mga kwento-kwentuhan, hindi nare-record, pero we can assume, no, na whenever they feel safe talking about it, pinag-uusapan nila yon. Kasi kung walang naglalakas ng loob, kahit hindi sila famous figure na magbahagi ng kanilang thoughts, or ito yung nabasa kong sulat ni ganito, ito yung nabasa ko sa Noli, ito yung nabasa ko sa Philly, ganito pala nangyari sa bansa natin. Kung walang maglalakas ng loob na ganun, hindi kakalat yung mga ideya ng ating mga bayani, at hindi kakalat yung konsepto na ay pwede pala tayo maging independiente. At the same time, maulad na rin yung journalism sa Pilipinas. So kahit yung ibang mga dyaryo ay merong pro-Spanish bias, na-update sa pamamagitan ng mga pahayagang ito yung mga Pilipino. So alam nila na may nagkakanta gulo-gulo sa Cavite. Alam nila na mayroong nagre-revolusyon doon, may nagre-revolusyon sa may Bulacan, sa ganyan. Ay mapapatanong sila, bakit sila, bakit ang gulo-gulo nila doon? Baka may, ano ba pinaglalaban nila? Pati nila sila tumigil. Or baka ang tanong is, ba't ayaw nilang tumigil? Ay baka ano, meron naman talagang basis yung pinaglalaban nila. And then therefore, doon nagko-connect-connect. Gusto kong banggitin yung isa kong teorya. Nabanggit ko yung April 3, 1898, nag-alsa yung mga Cebuano. Posible na ang dahilan nito, meron kasing si Felician Hoxon, isa siya sa mga leaders na ayaw doon sa Biyak na Bando. Nag-organize sa sarili niyang revolusyon na hindi pinagpaalam kay Aguinaldo, sa sarili niyang ganap. So merong meeting sa Cambas Street, I think this was in Binondo, doon dapat nila ilo-launch. Nasukol sila ng mga Espanyol. Nagkataon, may mga sailors doon na Bisaya. Nadamay sila. So nahuli, yung iba pinatay, iba in-execute. Dahil nadamay sila doon sa nangyaring yon, this was in February 1898, nakarating ang balita around March, end of March, sa Cebu. Revolusyon sila ng April 3. So, magkakawing-kawing, hindi isolated yung mga events na yun. Mm-hmm. Okay, so may gamit pala yung pagkamarites. Yun lang din. To be fair naman, nung unang panahon, iba rin ang palabra de honor. So kapag meron ka sasabihin na ito, I swear on my honor na ito yung narinig ko, ito yung nabalitaan ko, at least mapagkakatiwa. Ngayon kasi marites lang talaga. Pero isa nga din siguro yan, Sir Yuffie, dun sa advantage na yun lang din talaga yung limited na source mo ng information. Kasi parang tumitindi yung sense of patriotism mo. Kasi ang nababalitaan mo lang is about the Philippines, diba? Yung mga concerns niya tungkol sa mga ipinaglalaban nga nung mga panahon na yon, mga bayani na natin ngayon. Diba parang yun lang ang kwentuhan ng mga tao noon. Unlike today, diba parang ang dami na nating mga issues, diba? Pati yung mga concerns sa ibang mundo, mas napapakialaman na natin, mas nakakapag-opinion na tayo. Tapos yung mga concerns natin dito sa Pilipinas, parang nasiset aside natin. Kaya hindi ganun din katindi, kalalim, yung pagmamahal natin sa bayan, yung patriotism nga natin, ano, at yung pagpapahalaga natin sa mga, kagaya ng ganitong mga makasaysayang okasyon. To be fair naman sa ating mga ninuno, ng 1898, hindi sila fully isolated sa kung ano nangyayari sa ibang bansa. Alam nila na meron ding nagre-revolusyon sa Cuba. Alam din nila na merong mga foreigners na interesadong kapag hindi yan kinuha ng Amerika, kunin natin yan. Nakakabalita naman sila. Pero ang mahalaga, pag nakakabalita sila sa ibang bansa, ang analysis agad is, so anong connect nito sa atin? Sa halimbawa, yung nangyayaring revolusyon sa Cuba, ang naisip maganda mga Pilipino, uyo, buti sila nagre-revolusyon. Dapat tayo din. Kaya dapat kung
kinilala ng Estados Unidos yung struggle nila, dapat yung struggle din natin, kilalanin nila. So updated naman sila. Alam nila yung nangyayari. And in fact, mayroon panahon ng revolusyon, may mga kababayan tayo sa iba't ibang bansa na nag-volunteer or binolunteer na maging representatives ng ating bansa. And sila yung nagbibigay ng impormasyon, o ito na yung nangyayari, ito na yung hindi na tayo pinapansin ng Espanya at ng Estados Unidos, yung mga ganun-ganun. Na, natatelegrama nila yon sa Pilipinas kay Aguinaldo, kay Amabini, at sa iba pang government officials. Okay. Sir Yuffie, papasok ko lang din sa ating Zoom ngayon, ang isa sa mga panauhin din natin dito po sa ating malayang talakayan. Okay? Si Sir Michael Tabuyan. Ito, kilala mo din naman to, Sir Yuffie, di ba? Si Sir Michael ay isang high school faculty dito po sa St. Scholastica's College, Manila. Isa rin siyang local na historian at kabilang din siya sa Project Saysay. So, magandang araw po, Sir Mike Tabuyan. Happy Hi, hello po, Miss Heidi. Magandang umaga po. Ay, andito rin pala si Yuffie. Hello. Magandang umaga, magkasama ko. Magkasama kami sa Project Saysay. Maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak dito sa Oras na Pilipinas ngayong Independence Day. Sir Mike, bati ka muna sa mga kaagapay natin. Magandang umaga po sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa aming broadcast ngayong umagang ito. Nawa po ay maging maganda at blessed po ang inyong araw na darating. At mag-ingat po tayo sa, bagamat nagumuho pa na po ang pandemya, magpatuloy pa rin po tayo mag-iingat, no? At magdarasal po na tayo ay gabayan ng Diyos para sa araw na ito. Mm-hmm. Okay. Sir Mike, kanina nag-throwback na kami ni Sir Yuffie 125 years ago. So ano pala to, ano, Sir Yuffie? Landmark? Milestone year din, ano? Milestone year. May bago kong puso. Diba usually 50, 100, 150 ngayon. Milestone na rin po ang 125. Oo, okay. So, Sir Mike, tuloy na natin yung ating kwentuhan. Yung mga nangyari sa araw ng ating kasarinlan at yung pagiging malaya natin ngayong mga Pilipino, ano ang makikita mong relevance nito sa pamumuhay po natin ngayon? Siguro na yung relevance po ng Independence Day kasi, no, is una, ito yung araw na nabuo formally na talaga, no? Yung and legally yung Pilipinas bilang isang bansa distinct mula sa ibang mga nasyon sa Asia, no? At it importante to, no, especially on our lives kasi nabigyan na tayo ng pagkakataon ng mga Pilipino na i-chart out yung ating lipunan sa kung saang direction ba natin sila gusto dalhin, kasi unlike noong colonial period, okay, na dinidikta, no, in particular on this context, no, ng mga Espanyol kung ano yung mga dapat nating gawin, mga dapat paniwalaan. Dito malaya tayong gawin yung mga bagay na gusto nating gawin para sa ating bansa. Malaya rin tayong paniwalaan at yakapin ang mga relihiyon na gusto nating yakapin, ano? So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng fulfillment bilang mga tao, no? Sa isang lipunan na tayo mismo ang gumawa, sa isang lipunan na tayo mismo ang magtatakda, no, ng ating magiging kinabukasan at maging yung kinabukasan din ng ating mga anak. Kung akala natin parang holiday lang siya, di ba? Pero importante na gunitain din natin ng June 12, no? Kasi ito yung araw na tayo mismo ang nagdesisyon na bubuo ng bansa na ating ine-enjoy ngayon. Mm-hmm. Okay. So tama, hindi lang siya basta holiday, walang pasok. Sa totoo lang, mga kaagapay, talagang dugot pawis buhay ang ibinuwis, ano, ng mga nauna sa atin. Kaya na-enjoy po natin yung kalayaan na mayroon po tayo ngayon. Sir Yuffie, ano yung nakikita mong relevance nito ngayong na taong 2023 na nga po tayo? Ang kasaysayan kasi hindi lang po yan nandyan para may trivia, para may mailagay tayong picture ng mga bayani, kasi ang ganda niyan tingnan. No? Meron tayong kinapupulutang aral dito.
At itong kinapupulutang aral natin, hindi natin ito inaaral lang for our own. Ito ay ginagawa natin gabay sa ano yung mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya po yung tema ng pagiriwa ngayon ng 125th anniversary of Philippine Independence and Nationhood ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. So yung kalayaan, ito yung pinagdiriwang natin ngayon. Ito yung i-enjoy natin, hopefully, hanggang sa kinabukasan in the future. At ito ay naipanalo sa pamamagitan ng mga nangyari sa nakaraan. So paano natin ito ipe-preserve? Paano natin matitiyak na yung benepisyo ng kalayaan ay natatamo at na-enjoy ng lahat? Ang magiging gabay natin dito ay ang kasaysayan. Paano ba ito pinaglaban? Paano ba ito pinerfect through time? And ano yung mga difficulties na naranasan ng ating mga ninuno sa paglaban nila para sa kalayaan na similar doon sa mga difficulties na hinaharap natin ngayon? Baka doon sa kanilang solusyon, doon tayo makahanap ng, doon sa kanilang mga ginawa, doon tayo makahanap ng solusyon. And at the same time, very sobering yung temang ito sapagkat may reminder din sa atin na yung kasalukuyan ngayon kung paano natin gagamitin yung kalayaan ipinanalo at ipinreserve at patuloy na ipinaglalaban ng marami nating kababayan. Kung paano natin ito gagamitin, yan ang magiging kasaysayan ng mga susunod na henerasyon. They will look back at us and ask, ginamit na ba natin yung kalayaan para sa tama? Ginamit ba natin to para bumuti, umangat yung buhay ng mga kababayan natin? O ginamit lang natin to para magliwaliw, para maging malayaw, para gawin lang natin yung gusto natin na walang iniisip na consequence para sa susunod na generasyon? At sana, sana maganda yung impart natin kasaysayan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kasalukuyan. Oo. Siguro Sir Yuffie and Sir Mike, ano, ano ba kasi itong kalayaan na pinag-uusapan natin? Kasi ito na yung kinamulatan natin eh. Diba ito na yung kilos, ito na yung galaw ng Pilipinas na kinamulatan natin magmula nung ipinanganak tayo. Ano po ba yung kalayaan na tinutukoy natin na naging bunga ng sineselebrate po natin ngayon na Independence Day? Siguro kung titignan natin no, sa gawa ng mga Filipino heroes natin nung time na nabuo ang ating bansa no, makikita natin na ang pagtingin sa kalayaan kasi is malayang gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Okay? Very katulad siya nung ideas no ng mga Enlightenment figures no, sa history no. For example, no, sina Rousseau, sila John Locke no. So doon nakabatay kasi yung ating ibang mga yung ating mga bayani. They consider na lahat sila, and most of them ay nakapag-aral sa Europa no. Though some are looking as well on other intellectuals, western intellectuals no, such as si Aristotle no. Pero may isa ding stream kasi na ang tingin nila sa kalayaan is enjoyment of life no, mula naman sa perspective ng Bible. Yun yung sinasabi ni Ray Ileto no sa Passion and Revolution, sa kanyang aklat na Passion and Revolution, na nakikita yung kaginhawa na yung kalayaan is kaginhawaan na malaya no, mula sa kasalanan, okay, mula sa oppression. Kaya daw yung kaya for him, according to him, kaya din sumama yung mga masang Pilipino sa revolusyon ay dahil nakikita nila na yung revolusyon is a noble cause, is a holy cause no, the way on how Christ himself had also pursued liberty no, had pursued also justice nung siya nandito sa lupa. Pero at magandang tingnan din ito no, sa isa pang perspective, okay, na pag nabasa natin limbawa yung in particular yung gawa ni Apolinario Mabini which served or who served as Aguinaldo's advisor, makita natin sabi ni Apolinario Mabini that liberty or freedom is the ability to do good no, ang paggawa ng mabuti. So ibig sabihin nakikita ng ating mga bayani
na yung kalayaan na tinatamasa natin, tama sa Yuffie kanina, hindi dapat natin siya ginagamit para magliwaliw lang, no? Or sige, sa modern millennial parlance or Gen Z parlance, no, magwalwal. But rather, kinakailangan gumawa tayo na mabuti, i-empower din natin yung ating mga kababayan. Kung kaya din, may kita natin even yung ating mga bayani, meron siyang emphasis na dapat kaakibat ng paglaya natin is ating responsibilidad sa lipunan ang ginagalawan natin. At maraming mga dokumento, no, yung mga bayani natin, that shows, no, that for them, liberty is not only about freedom, but also having that sense of responsibility, not only for yourself, no, by living virtuously, but also living for the entirety of the society. Mm-hmm. Okay. Sir Yuffie? Alam niyo yung salitang kalayaan, yan ay isang 19th century invention, no? Before the 19th century, before the 19th century, walang salitang kalayaan. Ito ay hinalaw sa salitang layaw. So, di ba, laki sa layaw, Jeff Rocks. Yung layaw, yan yung pag carefree ka, yung trip mo lang gawin yung gawin mo, gagawin mo, na na-modify into something na parang yung binanggit ni Mike, no, na ito ay yung ability to do good, to do something na hindi makakasakit ng damdamin o ng property or ng katawan ng ibang tao. So, ang intindi ko rito, meron yang at least three components. Una, yung kasarinlan. Minsan na pag-exchange si kalayaan, kasarinlan. Basically, si kasarinlan, pagiging sarili, root word ay sarili. Ito yung hindi ka nakadepende sa desisyon ng iba para sa gagawin mo. So, in a context of the country, yung bansa natin, hindi nakakabit sa ibang bansa. Hindi, kung ano yung desisyon natin yun. Hindi tayo, pwede nila tayong sabihan, bigyan ng payo, pero at the end of the day, tayo yung mag-decide. At hindi tayo nakadepende sa kung ano yung sasabihin o ano yung i-aalok nung ibang bansa. So, yun yung kasarinlan. Pero on a personal level or sa level ng masa, ng bayan, no, nandiyan yung binanggit ni Mike na konsept ng kaginhawaan. Yung hindi ka naman sa sobrang mayaman, pero hindi ka naghihirap. Yung kaya mong mapili yung kailangan mo, hindi ka nagugutom, hindi nauuhaw, hindi nakahagard. Yan, di ba yung mga ganyang bagay ng kaginhawaan. So, root word, ginhawa. And of course, yung pag-iral ng katwiran. So, itong katwiran minsan ginagamit. Ayan na naman, nakangatwira ka na naman sa nanay mo kung saan ka naman nagpunta. Parang pagbibigay na excuses. Pero may mas malalim itong kahulugan. Sabihin, ang root word ng katwiran is tuwid. Yes. Big sabihin, kung ano yung tuwid, ano yung tama, umiiral siya. Hindi kung meron kang maling ginawa, napaparusahan ka. Kapag may ginawa kang tama, nare-reward or nare-recognize ginawa mong tama. Hindi ka nag-aalala na baka may gumawa sa iyo ng kalapastanganan. Lalo na sa mga kababaihan, very big yung ating mga bayani sa women's rights na dapat ang mga babae hindi nilalapastangan, dapat ang babae ginagalang, mga nanay pinaparangalan, no? Yun, yung pag-iral ng katwiran, actually before na-introduce yung katarungan as a word, actually tarong is a Cebuano word na hiniram ng Filipino or hiniram para magkaroon ng translation for the word justice. Pero yung katwiran, yan yung ginagamit usually before sa pag ang gustong tukuyin ay justice. Yan din yung ginagamit na word for righteousness. So ako hindi ko matanggal sa isip ko na yung konsepto ng mga Kristiyano at mga Hudyo na Shalom. 'Di ba yung Shalom is hindi lang siya basta peace, pero ito yung wholeness of yung good wholeness of being. Parang yung Shalom parang nandoon na rin siya sa kalayaan, kaginawaan, katwiran. Ganun na nakalapat. And siguro kaya relate maraming Pilipinong Kristiyano doon sa pagnanasa ng kalayaan is because ito yung pinipreach sa atin sa simbahan. Ang binibigay ni Lord, kalayaan mula sa kasalanan, sa kahirapan. Tapos biglang tayo naghihirap sa kamay ng mga dayuhan na sila pa nagturo sa atin itong concepts na to. So, anong gagawin natin? Ipapanalo natin yung kalayaan natin. Oo. So, Sir Yuffie, hindi appropriate na araw ng kasarinlan?
Pwede naman din siya gamitin. Minsan nga iba, yun ang argument. Eh. Bakit ang ginagamit araw ng kalayaan? Eh, pag English, hindi naman Freedom Day. Hindi naman Liberty Day, kundi Independence Day. So, di ba, dapat kasarilan. Pero, it just speaks to the interconnectedness of the concept. So, parang pag naisip mo yung kalayaan, para na rin kasarilan yun. Pag naisip mo independence, pwede na rin yung freedom. So, kahit tatlong magkakaibang salita yun, freedom, independence, liberty, kahit may mga nuances yun, the very fact na napag-exchange mo siya, means that they are interconnected. So, hindi ko pupulisin kung sino man yung magsasabi, ay, hindi, dapat yan, ano, araw na kasarilan, ay, mali! Hindi ko pupulisin yun. Kasi, component yun, part yun ng pinagdiriwang natin. All I see. Malinaw po yan, Sir Yuffie. Thank you sa paliwanag. Ngayon, doon tayo sa binabanggit nyo kanina, yung kalayaan may responsibilidad. Ano yung responsibilidad na kaakibat po nito? Well, essentially, siguro, makita naman natin yung responsibilidad na yan. No? Kasi tinuturo, actually, tinuturo na sa school to, as part of civics. Kahit may mga nagsasabi na hindi siya tinuturo, pero palagi ko tinuturo pa rin naman siya eh. Unang-unang basic siguro, di ba, igalang mo yung karapatan ng mga ng kapwa mo tao, no? Defend kung kinakailangan, no? In the words of Emilio Jacinto himself, no? Dun sa Kartini na Katipunan. Ano yun? Ipagtanggol ang naaapi at kalabanin ang nangaapi. Parang to that effect, no? Ganun yung sinasabi. Secondly, siguro, isang importante rin dyan, no? Is, part of that obligation as well, is gamitin natin yung ating mga talento, no? Sa tama. Kasi, madaming mga tao, especially, ngayon, sa panahon natin ngayon, okay? I'm referring to the youth of today, no? Including us ni Yuffie, kasi di pa naman na kami nawawala sa kalendaryo, no? So, may mga talento yung mga kaedad namin, at yung mga kabataan ngayon, pero nakita mo, yung iba, hindi ginagamit sa tama, no? Or sa jargon ng mga kabataan ngayon, ginagamit yung talento to shitpost, no? Or, I'm not negating TikTok, pero iba, content for content sake, di ba? May na-issue pa nga yan, eh. Na ng prank, di ba? That gone wrong, no? Nahuli sila dahil akala nung pulong off duty na police, kidnapping yung nangyayari. So, we can see those abuses of ano of talents. And part of our responsible citizenship is to use it well. So, whatever profession may be that we have, no, gamitin natin yung ating profession para pagandahin yung buhay natin, buhay ng ating pamilya, ng ating kapwa, ng ating lipunan. No? Huwag nating abusuhin, huwag nating gamitin sa maling pamamaraan yung ating profession. For example, medical malpractice, no, practice of fraud, corruption, yung ganung mga bagay. And siguro isa rin basic, no, is yung pagsunod sa mga batas, no, even the simple ones, for example, traffic rules, no. Ang daming mga marami, no, across all social classes ito, no, na may mga nagva-violate ng traffic rules, sa so simpleng traffic light lang, 'di ba? Simpleng jaywalking lang, no. And everyone, I think, is guilty of that. So, isang responsible citizenship yun, yung pagsunod sa mga ganong kasimpleng batas, di ba? Kasi kung yung mga ganong kaliit na batas na minsan wala namang natingin to implement that, no? Ay hindi natin sinusunod. What more on the bigger laws, no? For example, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Code of Ethics for government employees, no? Or yung tatawagin sa civil service, RE6713, no? Yung mga ganun, okay? And siguro, isa din is to care for the environment, okay? Palagi ko naman, kahit hindi naman sinasabi ng ating mga founding framers, no? Ng ating bansa, okay? I don't want to call them founding fathers out of gender sensitivity reasons, diba? Kasi may mga babae rin naman sa revolusyon that also contributed. Pero yung founding forebears natin, diba? Nakita rin naman siguro nila na parte ng responsibilidad natin is pangalagaan yung ating kapaligiran. So, ranging from tamang pagtatapo ng basura, diba? And pangangalaga sa mga hayop, no, na nasa paligid natin, and to ensure na yung mga resources na ating nagagamit hindi nasasayang, di ba? Kasi, for example, pagkain, di ba, hindi niyo inuubos, no, takaw tingin, di ba, yung mga ganong mga bagay. So, those simple things probably ay
part no ng responsible citizenship. And it hindi naman na bago yung mga bagay niya. Kasi even all throughout history, madami na rin nag-denote niyan eh. Even on the Philippine Revolution, for example, you have Apolinario Mabini's Decalogue, no? Yung El Decalogue Verdadero. Si Jacinto with his Kartilya ng Katipunan, okay? May kita mo din yung responsible citizenship doon sa last parts ng letter to the young women of Malolos si Rizal. Si Quezon, he even had the Quezonian Code, no? Na pinublish ng official gazette in the 1930s na parang magsisilbing code of conduct ng ating mga bayani. So, madami, no? Madami na nakalatag na mga pamamaraan on how to be responsible citizens. And it is us, no? On our hands, okay? To live out those things para din magkaroon ng enjoyment ng kaginhawaan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Sir Yuffie, may iaad ka pa na mga marami responsibilities. Marami na dagdag si Mike and di ko na yun uulitin. Ang siguro ang may dadagdag ko lang, no, hindi tayo aabot sa kalagayan ng kalayaan kung tinanggap na lang ng mga Pilipino kung ano yung nangyayari sa paligid nila. Yung bad, yung negatibo, ay, ganyan na talaga yung Pilipinas eh. Hindi na natin yan mababago. Let's just live life and then bahala na. Ang hamon din sa ating lahat, hindi lang sa kabataan, yung mag-isip, magkaroon ng critical na pananaw sa kung ano nangyayari sa ating bansa at makibahagi sa kung ano man yung mga efforts na sa tingin ng bawat isa ay beneficial para sa ating ipunan. Kasi the moment na mag-disengage tayo, the moment na mawala tayo ng pake, doon magsistagnate yung ating bansa. Dahil nakausad lang tayo na nakausad, gamitin ko ng halimbawa yung 1872, yung mga bata no, na nakakita nung pagbitay sa gumbursa, sila yung mga matatanda na biglang nag-lead na ng revolution by 1896. And even earlier, yung propaganda movement, sila yung mga na-trauma na bata doon sa execution ng gumbursa. Yung mga bata na nabuhay noong mga around 1898-1896, sila ang mga naging decision makers pagdating ng Commonwealth at saka ng early Republican period, World War II. Yung mga nakakita nung kabayanihan ng ating mga kababayan nung World War II, sila yung mga naging decision makers later on. So, hindi tayo uusad dun sa development ng ating bansa kung hindi tayo magiging engaged, hindi tayo magiging involved in a good way. Baka kasi ang involvement natin, eh, pag maabutan na 500 sa election, yun ang involvement ko. Kakampanya ko na yung nag-abot sa akin na 500. Which is very cheap na, no? So, divide mo yung 3-year term by 500. So, magkano nang bayad sa'yo everyday? 33 pesos. Eh, pero kung sa kumuha ka lang na sikmura, yun na yun, paano nga naman siya makakapag-isip ng ano mangyayari sa kinabukasan, mga theory-theory tungkol sa lipunan. So ang hamon naman din doon sa mga medyo nas may time, may resources, may energy, may connections, may napag-aralan. Tayo na yung mag-initiate na tulungan yung ating mga kababayan na ibahagi yung ating kasaysayan sa kanila. Nahikayati na yung ating mga kababayan na mag-isip. Hindi dahil sa hindi sila nag-iisip, but rather may mga impormasyon, posibleng may mga impormasyon na hindi nakakaabot sa kanila, na tayo lamang yung makapag-aabot. So yung bansa natin nabuo dahil sa critical thinking at dahil sa community engagement. Walang Pilipinas kung walang nagkapake na bumuo ng Pilipinos. Nako, ano kaya ang hinaharap natin, Sir Yuffie and Sir Mike, sa namamasdan ngayon, naobserbahan ng mga bata na sabi mo nga, fast forward, later on, magiging leaders, diba? Magiging mga mambabatas, mga decision makers natin dito sa Pilipinas. Parang ang ganda nung binuksan mo na yon, Sir Yuffie, ha? Mapapaisip tayo ngayon. Ano yung kanilang namamasdan sa atin? Paano din tayo nagiging responsable na tagapagbantay ng ating kalayaan? Paano din tayo nagiging responsable na yung kalayaan natin hindi nakakasagasa sa kalayaan ng iba? Siyempre, yung mga generation natin ngayon, eh yun na nga eh,
na kamasid sila. At yung mga naipupunla natin sa kanila, eh later on, gagamitin din nila yan. It's either sa kabutihan or sa kabaluktutan na rin. So, ganda nung binuksan mo, Sir UP. Pero bago tayo maubusan ng oras, actually may mga gusto pa akong itanong sa inyo. Sir UP, ano muna yung mga ganap natin today? Ano yung mga inihanda po ng inyong ahensya dyan sa NHCP? So, kahapon pa lang, June 11, ang dami nang nangyari. Nagkaroon tayo ng pagbubukas ng pamahalang programa at serbisyo. So, basically, mag-exhibit iba't ibang government agencies ng kanilang mga serbisyo. Meron dito ang Kadiwa, meron mga static display ng AFP, ng MMDA, ng DPWH. Bukas to, even today, no, kasama yung NHCP sa mga may booth dito. And then kahapon din nagkaroon tayo ng konserto sa Open Air Auditorium, yung Musikalayaan, and sa Metropolitan Theater na na-live stream, so mapapanood yun. And kahapon din nag-launch kami ni na Mike. Kami ni na Mike, yung Project Saysay, yung grupo na nag-launch kami ng 10 portraits ng mga kilalang Pilipino. And yung quotes nila na hopefully makaguide sa mga eskwelahan pag naipamigay yung mga poster with those quotes. Today naman, magkakaroon ng simultaneous flag raising and wreath laying ceremony kasama ang Pangulo sa Rizal Park. Susundan ito ng parade kung saan ipagdiriwang yung mga benefits of independence tulad ng ligaya or saya, paglago, kapanatagan, kasarilan, pagkakapantay-pantay. So civic military parade po ito, lalahukan ng iba't ibang government agencies, civic organizations, at ng AFP. And kung yung nagkakamali, magkaka-fly flyby pa ng mga recent assets ng Air Force. So, magkakaroon din, in a practical side, nabanggit ko yung sikmura, magkakaroon din ng libreng sakay ng LRT, tsaka, LRT2 tsaka MRT in selected hours. Yung mga rush hour, mga 5 to 7 a.m. yata, tsaka 7 to 9 a.m., 5 to 7 p.m. So sobrang dami ng ganap, bisitahin nyo na lang po yung aming website nhcp.gov.ph at yung aming Facebook page fb.com/nhcp1933 para sa buong listahan. Okay. Sa mga huling yugto ng ating malayang talakayan ngayong Independence Day, Sir Mike and Sir Yuffie, ano yung mga nakikita ninyong banta? Yan na makakasikil, makakapawi sa kalayaang tinatamasa natin ngayon dito sa Pilipinas. Siguro yung ano, total nabanggit naman ng youth na involvement eh. Lagi ko rin sinasabi sa mga estudyante ko to, no, na ang nagiging problema kasi ngayon, no, we think sometimes na social media alone is a panacea or siya yung parang ano eh, grand answer, no, to all community engagement stuff, no. And sabi ko, I always tell them to not to fall on that trap kasi with all algorithms, diba, madali kada mo nag-engage ka pero yun pala para naging echo chamber siya kasi pinintao lang yung na-extend mo, no. So siguro yun yung isang threat, no, the well, social media also connects us, it also disconnects us on the ground, okay? Nagkakaroon, nawawalan tayo ng paki sa mga kababayan natin at magiging tayo ay nabubulag din, no, sa mga sa ningning ng likes, no, ng shares, which is in a way nagkakaroon ka ng internal, ano, ng internal oppression, okay? And siguro isa din, no, na a threat, no, na ating nakikita, no. Siguro yung threat din ng ano ng disinformation, okay? Talamak naman siya, eh, okay? Hindi lang naman isang side lang gumagawa nito. Sometimes even other sides as well ay gumagawa noon. And kakakahapon nga, no, na doon sa magiging conference sa pinuntahan namin kahapon ni UFI. Nabanggit nga doon isang speaker na na-search engine yung Facebook at TikTok. Tapos, bubungad sa iyo yung mga mali-maling impormasyon, no, na oppression of ano, oppression of our intellect as well. So, siguro ilan yung mga nakikita ko na kinakail din natin i-as munan. No, best is kagaya na nabanggit niyo, is makipanayam sa ating mga kababayan.
Kasi nangyayari nawawalan tayo ng inaayos na ating mga sarili sa kanila. Hindi natin sila na... Yes po? Oo, go ahead. Medyo so, freeze lang yung... Kinakailangan natin yan, no? Sorry. So, baka sa internet pa namin. So, yun nga. We have to also extend our hands to other fellow Filipinos and let us not fall trap on those ningning. It is the Emilio Sintos word sa mga ningning na aking nakikita. At tignan yung, at hanapin yung kawanagan dapat natin matamo. Mm-hmm. Okay. Sige po, Sir Mike. Oo, sana mag-ayos yung connection ng inyong internet dyan sa inyong location. At babalikan kita, pero si Sir Yuffie, ano naman yung mga nakikita mong threat sa atin pong kalayaan? Ang isa kong unang nakikita, yung kawalan ng shared morals. No? Parang sanay na tayo na mayroon na sisinungaling, sanay na tayo may nagmanakaw, may nananakit. Na very sad, yung mga ninuno natin, mga bayani, they were very big on morals. Yung marami nga sa kanila, they go as far as saying, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Yung paggawa ng tama, yan ay ultimate expression of love of God. Yes. Na dapat nagiging gabay pa rin natin hanggang ngayon. Ano man yung pinaniniwalaan natin, meron ba tayo? Yung pinaniniwala ang Diyos o wala. Pangalawa, tama si Mike, kalabanin natin yung disinformation. Naalala ko nga yung sinabi ng chair namin nung nagkaroon kami ng countdown sa Espanya noong June 5. Wala na yung kaaway na wala na yung mga mananakop na Espanyol, mananakop na Amerikano, mananakop na Hapon. Ang kalaban ngayon, disinformation. Paano ako magki-critical thinking kung hindi mo na alam kung ano yung tama at sa mali? Ano yung totoo at ano yung kasinungalingan? Napakahirap na bagay. At isa ring banta sa ating kalayaan, kahirapan. Cliche, pero pag hindi mo maramdaman na mayroong kaginawaan, pag hindi mo maramdaman na mayroong katwiran, kapag hindi natin feel na kaya natin magsarili, both as an individual and both as a nation, ano na yun eh? Wala na yung kalayaan. And ang masaklap nito, there's only two ways other than freedom. Tyranny, by a central thing, by a government, or by a group of businessmen or whatever. Or tabula rasa. At parehas nakakatakot. Tabula rasa in the sense na since hindi ako kaya ipagtanggol ng pamahalaan, hindi ako kaya gawing safe, since hindi ako mabigyan ng kabuhayan, nakapit ako sa patalim, mangho-hold up, kikidnap, magnanakaw, at hihiwalay sa society. Because hindi nila makita sa society, hindi nila makita sa bansa yung kalayaan na hinahangad nila. At yun yung nakakatakot. At ang masaklap nito, mayroon ng preview nito na nangyayari. May mga nakikita na tayong crime. May nakikita na tayong paghiwalay ng sarili doon sa prevailing thought. Yung iba, they have justifications on why they are going to the mountains and fighting. Pero tanong sa atin, are we building a society kung saan lahat tayo pwede maging bahagi, pwede natin maramdaman na maging malaya? Mm-hmm. Okay. Yeah. Parang isa yun sa mga nakakalungkot, ano, na minsan yung threat hindi na nanggagaling sa labas, mismong sa loob na natin, sa ating mga Kapilipino na rin. At ang atin pong hamon ngayon, ano, paano nga po ba tayo magiging instrumento ng pagtataguyod ng tunay ng sinserong kalayaan dito po sa Pilipinas bilang pagpapahalaga po natin, ano, sa atin pong mga Kapilipino. Sir Yuffie and Sir Mike, meron na lang ba kayong huling mensahe, mga thoughts na gusto po ninyong iwan at lalo pong makakahamon sa pagpapahalaga po natin sa kalayaan nating mga Pilipino? Mauna ka na, Sir Mike.
Apo, siguro iwan ko na lang yung sinabi ni Apolinario Mabini. No? Sabi nga niya, yan, ang pangalang Pilipino ay nagpapadakila sa sinumang nagtatangan nito. So siguro at hamon sa atin ngayon June 12, okay? Mulit-muli, napatunayan natin karangal-rangal tayo na tawagin mga Pilipino kasi kahit alam natin na nasa limuot yung ating nararanasan sa ngayon, no? At mga nararanasan noon pa man, pero kung titingnan naman mabuti sa ating kasaysayan, tayo ay isang dakilang lahi na binubuo ng mga dakilang lipunan na binuo ng mga dakilang tao. At walang mas magagandang tribute sa mga bayani natin, no? Sa mga nagtatag ng bansang ito kundi sa pagpapadakila natin, no? sa ating lipunan at pagsasabuhay ng ating mga kanilang mga iniwang aral. And madadagdag ko na rin po, no? Total, pareho kami naman ni UP na nasa isang organisasyon. Plug ko na rin po, no, yung aming Facebook, aming social media pages, no? Project Saysay at Project Pinta. No? Nawa po ay magustuhan niyo yung mga content namin tungkol sa kasaysayan at kulturang Pilipino po doon, fini-feature. Project Saysay. Sa Facebook yan, Sir Mike? Opo. Okay, so ito ay kinatatampukan ng mga kasaysayan natin dito sa Pilipinas. At paano siya nakaka-impact, Sir Mike, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon? Siguro, ano kasi yung mga quotations na pinupost namin, yung mga historical events na pinupost namin, minagkwento nga na yung ibang bata daw, no, sinesearch muna sa amin kung ano, kung hanap sa historical facts, sabi sinesearch. No. Checker na rin kayo, ah. Fact check. And yes, on kagaya na nabanggit ni Yuffie, no, sa June 11 ay celebrate po namin yung aming, magaganapin na po yung aming 10th anniversary program. No. May unveiling kami ng mga bagong honoris na madakilang Pilipino. So watch out na lang po sa aming page sa June 11 kung sino po yung 10 yun. Okay, and Sir Yuffie, ano na lang po ang inyong closing challenge ngayong Independence Day sa bawat kaagapay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga? Alam niyo po, ang dami natin pinag-usapang problema, suliranin, pero ang Independence Day po ay araw ng pagsasaya. Kasi hindi po tayo aabot sa kalayaan kung wala tayong napagtagumpayan. Ang national flag natin ay nagayway dahil simbolo ng tagumpay. So party-party tayo ngayong araw. I-enjoy natin itong araw na ito. Perhaps mas gawin natin kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pakikisa sa mga programa na talaga i-highlight yung kalayaan. No? Wag lang po yung dahil long weekend ngayon, mag-ball na lang po tayo. Okay. Party-party. Pero ang dami activities. Hindi lang po yung organize sa NACP, kundi ng iba pa mga LGUs, iba pa mga civic organizations. Gamitin natin yung panahong ito para pasalamatan yung ating mga ninuno sa sakripisyong kanilang ginawa. Pasalamatan yung ating mga kababayan na patuloy na pinapanday ang ating bansa at ang ating kalayaan. At mag-look forward sa kung ano yung mga pagtutulungan nating kalayaan sa hinaharap. No? Kaya yung team natin, ganun eh, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kasi ang dami nating pwedeng pagpasalamat. And kung gusto nyo hong humabo, last day ngayon ng National Flag Days, nag-start to noong May 28, i-display natin to hindi lang dahil trip natin mag-decorate. Pero ito ay simbolo ng tagumpay na hopefully maka-inspire itong national flag pag pinapakita natin sa labas ng bahay. Bilang simbolo ng tagumpay. Kasi at the end of the day, yun yung pinagpapasalamat natin sa Diyos na tayo ay naging malaya at sa pagtutulungan natin, tayo patuloy na maging malaya. Yes. Nako, Sir Yuffie, salamat sa pag-remind. At kung luma-luma na po yung watawat ng Pilipinas na naka-display, naka-bandera dyan sa inyong tanggapan, sa ating mga iglesia, nako, palitan na po natin yan ng bago. Baka kupas-kupas na po yung mga kulay, palitan na rin po natin ng bago bilang pagpaparangal, ano? Talagang pagpaparangal po natin sa watawat ng Pilipinas na talaga naman pong simbolo rin ng identity natin pong mga Pilipino. So mga kaibigan, nakasama po natin ngayong makabuluhang talakayan dito sa ONP si na Sir Yuffie Agbayani III. Siya po ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. At si Sir Mike Tabuyan, isa po siyang high school faculty dito sa St. Scholastica's College, Manila. Local History
local historian din si Sir Mike at kabilang din po siya sa mga nagtataguyod ng Project Saysay. At yan na rin po ang kabuuan ng ating malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Pero bago po tayo magpaalam, magkaroon muna tayo ng panahon para ipag-pray ang ating bayan. Panginoon, we thank you dahil binigyan niyo po kami ng isang bansa. At Pilipinas po ang tawag dito. At ang bansa namin, binubuo ng mga Pilipino. And we thank you, Lord, dahil meron kaming identity bilang mga Pinoy, Panginoon. At ito ay nagmumula rin po sa inyo. Dalangin din po namin, Lord, na maging instrumento po kami kung paanong babantayan, kung paanong pahahalagahan ang kalayaan na pinaghirapan po ng aming mga ninuno. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na mga maging responsableng Pilipino na ang pag-exercise po namin ng aming kalayaan ay hindi po makasagasa naman sa kalayaan ng iba. Nawa po, O Lord, patuloy din na masumpungan po namin ang ganap na kalayaan ng aming puso sa inyo. Ang anumang mga tanikala, Panginoon, ang kasalanan ng kaisipan, Panginoon, ng persecution, Panginoon, na umaalipin sa amin. Nawa, palayain niyo po kami mula sa mga bagay na ito. Sa inyo po namin idinudulog ang pangangailangan ng aming lipunan. Kayo po, O Diyos, ang siyang mag-ahon sa amin sa iba't ibang problema sa amin pong bayan. At patuloy na gamitin niyo po ang mga leaders po namin, Panginoon, para mapangunahan kami ng may kaayusan, may kapayapaan, at may kalayaan. Ito po, O Diyos, ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan po ng buong pangkat ng Oras na Pilipinas, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Maraming salamat kay Brian, maraming salamat din kay Wen, of course, kay Benjo, kay Hannah sa ating engineering at Bukawet Tech people. Happy Independence Day kaagapay and God bless you. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bagong simula, ngayon na, ngayon'y muling magkaisa. Oras na, Pilipinas! Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas!